kung saan maraming dugo ang dumanap. Maraming Pilipino ang umiyak. Para ang Pilipinas ay maging malaya. Handa ang inyong sarili! Ano, bakit at saan? Handa ka na ba? Lusubin natin ang mga Amerikano habang kakaunti pa lamang sila. Kahit ikamatay pa to ng mga Pilipino. Magkalaka lang tayo sa mga Amerikano. Hindi ako pa tayo pinagmahan. Ikaw tayo mga Pilipino ang magdadamay. Ikaw, Maricon! Paano kayo mga Beren na naniniwala sa pag-ibig ng isang puta? Paano nyo pa rin naisip ang mga negosyo kung inaalipin na tayo sa sarili nating bayan? Huwag kayong magpadala sa matatamis na salita ng mga Amerikano. Pendejas! Pasensya na po, Pangulo, at nasigawan ko kayo. America is destined for better deeds. It is our unparalleled glory that we have no reminiscences of battlefields, but in defense of humanity, of the oppressed of all nations, of the rights of conscience, the rights of personal enfranchisement. Our annals describe no scenes of horrid carnage where men were led on by hundreds of thousands to slay one another. Nor have the American people ever suffered themselves to be led on by wicked ambition to spread desolation far and wide that a human being might be placed on a seat of supremacy. We are the nation of human progress, and who will, what can, set limits to our onward march? It is surely the manifest destiny of the United States to lead in the attempt to make this spirit prevail. Andun po sa loob. Lagot ka! Ito. Punyeta! General, tama na po! Alam ba ang unang artikulo ng patakalan natin? Hindi po yun, General! Artikulo 1. Ang hindi sumunod sa utos ng punong general ng digmaan ay tatanggalin ng ranggo at ipapapatay ng walang paglilitis sa husgado o militar. Mga punyeta!
Walang tataas sa batas, kahit na pangulo. Baka may marinig sa atin, General. Eh di, marinig nila. Kung magiging isang bansama tayo, kailangan natin ng isang radical na pagbabago. Mga kapatid, meron tayo mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Inyong nasaksihan na sa panahon ng mga Amerikano, hindi sila ang ating pinaka naging kalaban, kundi ang ating mga kapwa Pilipino, ating mga kababayan na dapat ay kasama natin sa digmaan dahil sa kataksilan at kagustuhan nilang makipagkalakalan, sila ay nagkaroon ng alitan na dapat sila ay nagkakampihan. Pagkatapos ng madugong labanan, lagi isang katangi-tanging general na pinatay ng kanyang kapwa Pilipino, ang mga Amerikano ay nagtagumpay at nasakop nila ang Pilipinas. Na mapasakamay sa mga Amerikano ang Pilipinas, ang mga Pilipino ay tinuruan ng wikang Ingles at Ingles lang dapat na lengguwaheng gamitin ng mga Pilipino. Dito natuto ang mga Pilipino sumulat at bumasa ng wikang Ingles. Hanggang sa isinalin ito sa mga sumunod pang henerasyon at ngayon, ito ay nagagamit natin sa ating edukasyon. Si Jolly, okay. Sa'yo lahat ang masama. Ikaw ang mabuti. Ikaw ang mabuti. Okay na, 1, 2, 3, go! Ito na mga Amerikano, habang kakunti pa lamang sila. Kahit ikamatay pa ito ng mga Pilipino. War shame! Yung mayo tapatay! Go! Sa ating marami lang ito ngayon, mga Amerikano tayo pogi dito. Lusobin natin ng mga Pilipino. Saka ganyan na lang ako. Ganyan ka lang. Magkagamba dito. Wait lang, di pa ako handa. Bad reaction! Saran. 2, 3, go. Oh! Bakit? Bang. Takbo. Ulit, balik ka dito. Sit niya. Pilipino. Jor, saka lang mabigat pa sa muko na. O, pre, magagis ka na. Pre. Ayan na, akin na. Ay, ulit. Handa na ba kayo matuklasan ng digmaan? Isa pa. Ayoko na!
1, 2, 3, go! 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 1, 2, 3, go! Ano ba? Go! Nagsisimatan! Nagsisimatan yung mga kasama niya! Nagbabarabar! At ipapapatay ng walang long, hindi ko mabawas. Wait lang. Bakit? Hindi kayo kakamag-tune. Wait, wait. Wait, no. Ask God, is God easy. Hey!